guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Thank you sa inyo mga subscribers. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para sa mga susunod pang mga video. So, pindutin nyo na rin ang bell icon para manonotify po kayo kung may mga bago tayong upload na videos. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakuha ng DOLE certification. So ito po yung galing sa DOLE na certificate, at ito po ay required ng SSS para makuha natin ang unemployment benefits na ibinibigay nila sa ating mga nawala ng trabaho dahil nga dito sa pandemic. So sino po ang mga qualified na makakuha nito? So lahat po ng member na SSS na naapektuhan ng pandemic nga. So kung ikaw man ay OFW, seaman, land-based, at yung mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, pwede ka pong makakuha ng unemployment benefits. So ang sa akin po, ang estimated na makukuha ko is about 16,000 ito. 15,966.67 pesos. So ayun po ang amount na posible kong makuha. So yung sa akin po ay approved na ng SSS. So ituturo ko sa inyo kung paano kayo makapag-apply sa unang step na gagawin nyo. So ang requirement po ng SSS ay yun nga, certification galing sa DOLE, at ang termination of employment na galing sa inyong company or sa inyong mga agency. At kung wala po kayong makuha galing sa agency, pwede kayong magpa-notaryo ng termination of employment. So ipapakita ko sa inyo ang sample ng certification na ang sa akin po, wala akong nakuha sa aking company dahil hindi sila nagbigay. So nagpa-notaryo po ako, lumabas ako at nagpa-notaryo ako. So ito lamang po yung certification na kinuha ko sa labas. Ang pagpapasa po sa DOLE at sa SSS ay pwede na po kayong magpasa online. So ito lamang po yung kukuhanin natin na kailangan nating lumabas. So hindi na nating kailangan na pumunta sa DOLE, at hindi na rin kailangan pumunta sa SSS. So yan, kasabay po nung isang araw kumuha ako ng NBI. So kumuha na rin ako ng nagpanotaryo na rin ako. So ito po yung affidavit of termination of employment. So paano po kayo makakuha nitong form na ito na galing sa SSS? So pupunta po kayo sa inyong internet browser. Then yan, i-type nyo po dito SSS affidavit termination form. So yan, ito yung mga lalabas na suggestion ni Google. Then ito yung piliin nyo, affidavit of termination of employees. So yan, click natin yan. Then ito po yung lalabas na form. So ang gagawin nyo dito ay ipiprint nyo po ito, then ipifill out nyo po lahat ng kailangan. So yan, self-explanatory naman po ito. Yung pangalan nyo, ilalagay nyo dito. Then yung address, SSS number. So kumpletuhin nyo lang po yan. At yung date na na-terminate kayo, or kung seaman kayo, kagaya ko, OFW, date ng na-terminate kayo sa, o yung date na nag-sign up kayo sa o nag-arrive kayo dito sa Pilipinas. So date of arrival po ang ilalagay nyo dito. So yun lang po, ganun lang kadali. Pag na-print nyo na yan at na-fill out nyo, so pwede nyo nang dalhin sa labas at ipapanotaryo nyo yan. So ang bayad po sa notaryo, ang sa akin po ay 300 pesos. So yun, pagkatapos nyo nang mapanotaryo yan, so pwede nyo na kayong siyempre uwi na kayo ng bahay. Then scan nyo na or picturean nyo kasama ng isang valid ID. So maghanda kayo ng valid ID, kung ano man yung gusto nyong valid ID. Then picturean nyo or i-scan nyo kung may mga scanner kayo sa bahay. At yun, i-scan nyo yung dalawa, yung ID, valid ID, at itong affidavit of termination na napanotaryo natin. So yan, kumpleto na yung ating requirements para makakuha tayo ng DOLE certificate. So ito po yung example ko, ito yung nakuha ko
ito yung ibinigay sa akin ng Dole. So, nag-email ako sa kanila. Ini-email ko po yung dalawang requirements at ito yung reply nila sa akin kasama itong attachment. Ito nga yung certification. So, yan, nakalagay dito. This is to certify that yung pangalan mo, an employee of yung company nyo, nakalagay po dito, address ng company, then separated from employment, involuntary, effective January 9, 2020, dahil January 9 po ako dumating dito sa Pilipinas due to economic downturn. So, tatandaan nyo po yon, ang kung anong reason nyo, ang inilagay ko po dito is economic downturn, then nakalagay dito ang COVID-19. So, this certification is being issued as a requirement for application of unemployment insurance or involuntary separation benefit. So, yan. Ang region ko po ay sa Region 4A dito po sa Calabarzon. So, paano po kayo makakapag-apply nito? Punta kayo sa inyong browser na naman, and then kung sa NCR kayo or ibang region, hanapin nyo lang po yung dole sa kung saan kayo nasasakop na region. So, for example, kagaya nito, sa NCR, ncr.dole.gov.ph. So, kapag na-search nyo na yan, dito sa scroll down nyo dito, then may makikita kayo na Dole NCR e-filing services. So, pag nakita nyo na yan, pwede nyo nang pindutin yan, click natin, then may lalabas na panibagong website. So, dito sa website nila, nakalagay dito ang process kung paano ang gagawin natin para makapagpasa ng requirements para makakuha tayo ng certification. So, ito nga, mag-fill out tayo ng Google Forms. Yan. Then, isasubmit natin. Then, makaka-receive tayo ng email galing sa Dole. So, yan. Scroll down natin sa baba. May nakalagay po dito na local at OFW. So, depende sa inyo kung local kayo or OFW. So, try natin yung OFW. May lalabas dito na panibagong website. So, yan. Kapag okay na yan, nakita nyo na yung website nila para sa application. Ang gagawin nyo dito ay i-fill out nyo lahat ng kailangan. So, ito po ay sa NCR. Kung kayo po ay ibang region, huwag nyo gagamitin yung NCR. So, kagaya ko po, ako po ay sa Region 4A. So, ang kailangan ko ay dito sa Region 4A. So, ito ay nakita ko po sa Facebook. Meron silang Dole Calabarzon. Yan, makikita nyo po yung Dole Calabarzon. Meron silang Facebook page. Tapos, meron na rin silang instruction. So, napakadaling sundin. Yan, number 1. Kuhanan ng litrato, iskan ang mga kinakailangan dokumento upang magamit sa susunod na hakbang. Then, number 2 step, buksan ang browser at pumunta sa, yan, may nakalagay na website. Then, number 3, punan ng form, magbigay ng kompleto at tamang informasyon. Yan, kailangan ang ilalagay nyo na mga information ay kailangan tama. Then, i-upload ang mga litrato ng mga kinakailangan dokumento. Then, number 5, is isumite ang aplikasyon sa pamamagitan ng pagpindot ng sa submit button. Then number 6, tingnan ang email upang makumpirma na ang aplikasyon ay natanggap. Number 7, hintayin na makatanggap muli ng isa pang email patungkol sa resulta ng aplikasyon. So yun po yung sinunod ko, yun yung ginawa ko. At ito yung number 2, pindutin natin yung kanilang website kung saan tayo mag-fill out. So, yan. Click natin. Ito po ay para dun sa mga taga Calabarzon Region 4A. So, yan. Nakalagay naman dito. At online na nga sila. Hindi nyo na kailangan pumunta doon. Then, siyempre, ilalagay natin yung ating email address dito sa pinakauna. So, type natin ang ating email address. Then, click natin yung next. So, yan. Kapag na-click natin yung next, dito na tayo sa yan. Kung gusto nyo basahin, basahin nyo yan. Then, kapag okay na, click natin yung next. So, ito na. Lahat ng may red asterisk, required po yan na i-fill out natin. So, yan. May nakalagay silang tanong dito. Ito po ay napaka-importante.
is the effective date of your termination or separation from employment or on or after March 5, 2019. So may nakalagay din dito na Tagalog, ang epektibong petsa ba ng pagwawakas ng iyong trabaho noon o pagkatapos ng March 5, 2019. So yan, ilalagay mo kung yes or no. So ako po, nakauwi po ako ng January 9. So ang ipipindutin ko dito, ang pipiliin ko is yes. So kung kayo ay hindi po na nasakop ng date na ito, click nyo yung no, wala po tayong makukuha. So click natin yung yes, then click next. So yan, nandito na tayo sa part 2A. Ito, are you a resident of Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, or Quezon? Ikaw ba ay residente ng Cavite, Laguna, Batangas? So, piliin natin syempre. Kaya dito tayo nag-apply, hindi dun sa NCR. Click natin yung yes. Then, next. So yan, ito, nakalagay dito, you have passed the preliminary evaluation. Ikaw ay napasa sa paunang pagsusuri. So, proceed daw sa next step. Nakalagay po dito, magpatuloy sa susunod na hakbang. Click natin yung next. So, yan. Dito na natin na i-fill out lahat ng kailangan natin. So, yan. Yung ating full name, edad, yan. Kasarian, cellphone number, address, city, yan. Kung saan kayo. Then, click natin yung next kapag tapos na. Then, kapag naklik natin itong next, so hindi na po ako mag-fill out nito dahil tapos na nga ako. Kapag naklik nyo yan, lalabas doon ang kailangan nyo na i-upload ang inyong documents. Ito nga yung pinakita ko kanina, yung ID natin, valid ID at ang ating form na napanotaryo, yung una kong pinakita. So i-upload natin yan. Kapag na-upload natin, may lalabas ng submit na natin. So pwede na nating i-submit. Then, kapag na-submit natin, meron po tayong marireceive na email galing sa DOLE. So, hintayin po natin yung email na galing sa DOLE na na-receive na yung ating application para makakuha ng certificate. Then, may isa pang email po na dadating sa atin. Sa akin po is after 2 days dumating at nabigyan na nga ako ng certification. So, ipapakita ko ito. Ito nga yung certification na na-receive ko online galing sa DOLE. So, yan. Kapag na-receive nyo na yan, pwede na kayong mag-apply sa SSS naman. So, yung pong sa SSS ay sa sunod na video natin gagawin. So, sobrang haba na ng ating video. Kaya, sa next video natin gagawin yung para sa application ng kung paano makuha yung sa SSS. So, guys, kung hindi kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dito sa ating channel at pindutin nyo na rin ang bell icon para ma-notify po kayo kung may bago tayong video. Thank you and God bless.